Good day mga ka-aircon tech. Ayan, nandito ulit tayo. Meron lang ako isang isi-share na video. Yung problema natin na mahina ang buga ng panmotor or mahina yung lamig ng aircon natin. So ito ipapakita natin. Ayan, mapapansin nyo siya. Okay, so mahina ang buga dito. Pero good naman yung ating pan motor. Okay din yung mga kapasitor natin. Wala naman tayong nagiging problema. Ayan, so mapapansin nyo, halos hindi niya maiangat yung nilagay kong papel, oh. Ayan, and kung titingnan nyo, malinis naman yung unit natin. Ayan, bagong cleaning yung unit. So, ayan, oh. Ayan, so marami kasi ang nagtatanong nitong ganitong problema sa atin. I-off ko muna. Na bakit daw mahina ang buga ng blower or humihina yung lamig, minsan nagyayelo yung pinaka-evaporator natin. And hindi niya mapalamig halos ang room. Eh, bago lang naman yung aircon nila. Parang mga 2 years pa lang. And regular naman yung maintenance ng unit o regular yung pagpapaklining nila. Pero biglang humihina. And i-check naman, okay naman si capacitor, okay yung speed ng pan natin, malakas naman ang ikot or mabilis, pero mahina ang buga ng hangin. Okay, so subscribe na lang, JBL Electronic Service Center. Okay, so ito yung unit natin. So mapapansin nyo ito, yung pinakabuga ng hangin, halos hindi niya maibuga or hindi mailabas ng maayos yung hangin, pero malakas or mabilis naman ang ikot ng pan natin. Ayan, oh, mapapansin nyo. Ayan, oh. So halos hindi niya maiangat itong papel na ito na inilagay ko. Ayan, so sa ganito kasi, simple lang naman ang paraan para ma-check natin kung good or maayos yung buga ng pan natin. So tanggalin nyo lang muna itong takip sa ibabaw. Ayan. Tingnan nyo kung bubuga ng maayos. Ayan, oh. So makikita nyo yung, ayan, oh. So pag binalik ko yung takip, ayan, oh. Halos hindi niya maibuga yung hangin. And ayan, subukan natin. Ayan, oh. Kapag tinanggal ko ang takip, ayan, mapapansin nyo, napakalakas ng hangin. Maayos siya na bumubuga. Ayan. So ito, ipapakita natin kung paano natin gagawin. Okay? So balikan ko kayo. A few moments later. May mga pagkakataon talaga tayo sa buhay na minsan may problema tayo na mahirap ng solusyonan, kaya dito tayo kumakapit. Alam naman natin na minsan talagang bawal, pero yung mga problema na maaaring ito lang ang solusyon. Kaya ito, samahan niyo ako. So ito yung unit na pinapakita ko sa inyo kanina. Nilipat lang namin ng tayo and lilinisan namin. Pero kung mapapansin nyo yung unit, ayan, malinis pa ang unit natin. Ayan, oh. Halos 1 month pa lang daw itong nalilinisan. Pero ganun ang problema. Hindi na siya bumubuga ng maayos. Pero kung makikita nyo yung unit, oh, malinis pa. And yung mapapansin nyo na kasi yan dito, yung pinakatubig niya parang nagiging jelly. Ayan, oh. So pagka ganyan kasi nagiging jelly, ibig sabihin niya, nagkakaroon niya ng ice. Naga-icing o nagbibuild ng ice. Kaya pag natutunay yung ice niya, ito, yun yung nagiging jelly niya. Ayan, so papakita natin kung ano yung gagawin natin. Okay.
So ito yung unit na nilinis namin at ginamitan nitong ating pinagbabawal na yan, hindi po pinagbabawal na gamot ha, yung gamit natin na lye. Ayan, medyo pinaganda lang natin ang kote yung caption ba tawag yan. Ayan, so mapapansin nyo yan, oh, matakas na yung buga ng hangin. Ayan, okay na. So hindi ko na ipakita kasi kanina kung paano natin nilinis ng diretso kasi sobrang lakas ng ulan dito kanina. Ayan, kahit ngayon malakas pa rin ang ulan, pero ayan, mapapansin nyo, ayan, oh, napakalakas na ng buga. So yung magiging problema kasi nito, oh, eh, i-share na natin. Ayan, so marami kami kasi na-encounter na ganitong problema dahil meron kami kasi isang hawak na brand dati na may mga ganitong problema. Pero ni-return naman yon and sinalita ng evaporator. Ang problema kasi nito yung evaporator natin, masyadong masinsin yung hibla. Ito. Ayan. Sandali. Ayan. Masyadong masinsin yung hibla ng pins natin. So, ang nagiging problema niya, nakakabuga ng malakas yung pan natin, pero hindi siya makahigop. Papasok. Kaya, para ma-check natin yan, pansamantala, tanggalin niyo yung takip. Pag nakita niyo lumakas ang buga, so, huwag niyo nang gagalawin. Kasi yung iba na nakikita namin, ginagalaw pa yung pan motor, o nagre-request ng pan motor, pinapanta ng bagong pan motor, pinalalaki yung kapasitor, pero usually halos walang epekto. Kaya katulad nito, parang mga 1 month pa lang yata ito nalilinisan, pero yung buga ng hangin lalong humina. Yun yung based dun sa customer natin. So yun yung naging problema. Kaya kung makikita nyo yung ginawa natin kanina, binuhusan ko siya ng ito, yung tinunaw na lye. Lye ang tawag natin dito, hindi ito pinagbabawal na gamot. Ayun, kita nyo, bumagsak yung mga dumi. And nakikita nyo talagang gumanda yung evaporator natin. And yung isang basihan dito para makita nyo, yung malinis yung evaporator natin. Ayan. Isin yung light dito. Ayun. So yan, oh. Tingnan nyo yung... Okay, so tingnan nyo yung evaporator natin. Dahil ginamitan namin ng lye, pero actually talagang hanggat maaari, hindi tayo gagamit nitong pinagbabawal na lye. Kasi alam naman natin na talagang nakakarupok siya ng evaporator o yung mga pins natin at yung mga tubo. Kaya lang, sa ganitong pagkakataon, talagang kailangan natin gamitan. Basta importante lang, mabanlawan natin ng maayos, mahugasan ng maayos, and maispehan natin ng sabon. Ayan. So, pagka ganito, tingnan nyo yung ano, kapag ka hindi nyo maaninag yung katulad nyan, oh. Ayan, oh. Ayan. Kapag naaninag nyo na yung ilaw ng cellphone natin sa likod, so, ibig sabihin, malinis na yan. Ayan, oh. Ayan. Subukan natin i-off. Ay, okay na siguro yan, ha. Subukan natin tanggalin yung ilaw. Ayan. So, makikita nyo yung likod ng pins ng aircon natin. Ayan, ha. Pero kung hindi nyo maaninag yung ilaw na yan, ito. So, makikita nyo kahit na malinis yung aircon natin. Ayan. So kahit malinis na yung aircon katulad nito, bagong linis lang halos and malinis yung ating evaporator, pero hindi siya makahigop dito. So yung dumi kasi nito sumiksik ng sumiksik doon sa loob. Ayan. So ayan, meron kasi nga kami noon dating isa, yung ASC kami ng isang brand na pinapalitan lahat ng under warranty or kahit out warranty na pinapalitan yung
evaporator ng libre. So, alam ko, libre yun eh. Pinalitan ng panibago. Kaya lang, ito yung mga natira yata na brand lang ito. Actually, ibang brand ko dito eh. Pero mapapansin nyo, may mga kaparehas siya. Ayan. So, hindi ko na lang babanggitin yung brand nito. And, ayan. So, isa rin kami sa ASC nitong brand na ito. Pero, medyo parang siguro nagka-problema sila dito sa fabrication o pagkakagawa ng evaporator. Masyadong masinsin o mga pino masyado yung gibla. Kaya yung alikabo, kahit nalilinis natin ito ng pressure washer, binugahan na natin yung binugahan, kung hindi natin ginamita ng pinagbabawal na gamot, pinagbabawal na gamot yung lay, hindi nyo matatanggal ang dumi nito. So sa ganito, huwag nyo munang papantar ang kapasitor. Huwag niyong gagalawin ang pan. Check niyo lang, tanggalin niyo lang itong takip na ito. Pag nakita niyo lumakas ang hangin, kung naiangat niya itong ganitong nilagyan niyo ng papel dito at naiangat niya, ang problema niyo lang nandito sa dumi. And, yung katulad ng sinabi ko sa inyo, ilawan niyo ng cellphone dito sa likod. Pag naaninag niyo yung ilaw, ibig sabihin, medyo malinis na siya. Pero kung halos hindi niyo maaninag yung ilaw na yan, ibig sabihin yan, madumi. Kailangan yung gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Yan, ipinagbabawal na lay. So, pinagbabawal naman siya kasi masyadong nakakarupok ng evaporator. Pero, kung talaga kailangan at hindi na siya makuha sa sabon at pressure washer, so, gamitan na natin ito. Ayan. So, okay na. Medyo simple lang naman ito and hindi ko na pinakita kung paano natin ipinlining. Nilagyan lang natin ng lay kanina. So yun na lang ang nakita nyo dahil sobrang lakas ng ulan kanina. So sa paglilinis naman ito, hindi naman ito gaano kamasela. Importante lang katanggalin nyo itong front panel na ito. Ayan. And yung ating pan motor dito. Mabigat. Ayan. Yung pan motor, kahit hindi nyo na ito tanggalin, lagyan nyo muna ng, so ginagawa ko kasi dyan, lalagyan nyo siya ng basahan muna, nakatulad nyan. So dito, babalutan nyo ng basahan, saka nyo lalagyan ng plastic para yung tubig hindi pumasok. And ito naman ganito, yung ating main board na ganito. So, mas maganda kung mabalutan nyo ng plastic kahit hindi nyo na ito tanggalin, balutan nyo na lang ng plastic kasi ano naman to, merong doble pa sa loob, may rubber siya and merong pang isang box na nasa loob nito kaya hindi siya basta-basta pinapasok ng tubig. Ayan, and may mga, ayan, may mga nilalagay sila na parang sealant yan. So, hindi siya basta pinapasok ng tubig. Ayan, so medyo safe itong board na ito sa paglilinis. Tapos, ang ingatan lang natin siguro yung pan motor and yung ating front panel. Madali naman tanggalin to dahil nakasakit lang. Ayan. So, wala tayong gaano problema dyan. Ang naging problema lang talaga, itong evaporator na ito. Masyadong masinsin. Ayan. Pero may mga modelo na ganito, ganyan tsura din. Pero hindi naman siya problema na ganun, humihina ang pan. So, hindi pan ang humihina dito. Malakas ang buga ng pan niya. Malakas yung pan natin, pero hindi niya mahigop. Kaya, mahina ang buga dito. Ayan. So, okay na siguro ito. And, sana may natutunan tayo. So, simpleng pamamaraan lang naman ito. Senior lang natin para doon sa mga baguhan pa lang na nagha-handle ng mga ganitong klaseng problema. Ayan. So, marami kasi kaming nare-receive na problema na ganito. Marami din na nagtatanong ba't lumahina yung buga ng pan. Malakas naman ang utot at tinanggal. So, yan lang. Maruming evaporator lang ang problema natin. Ayan. So, okay na. Ayos.